Hello Melgoers all over the world! Nasa Hong Kong ba kayo? Or may plano kayong mag-Hong Kong at tumawid dito sa Macau? Nako, manood na kayo kasi bibigyan namin kayo ng detailed information at detailed guide kung paano mas magiging mura at madali ang pagtawid ninyo from Hong Kong going here sa Macau. At bibigyan din namin kayo ng idea sa hotel na pwede ninyong pag-istayan worth 4,000 pesos. Pero syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming mga social media accounts. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel! Good morning everyone and we are going to Macau! So ito yung immigration guys. And dito, ano na talaga siya, machine. So, ilalagay mo lang yung passport mo, and then picture lang, ayun na, sobrang bilis, wala pang 1 minute. Ang sasakyan nga pala namin ay Cotai Jet. So, ito, kinuha namin siya sa My Look, and it's 1,200 pesos lang. Nagkaroon kami ng discount kasi nga, gamitin nyo lang yung code namin na Go With Mel. Magkakaroon din kayo ng 5% discount dito and sa iba pang mga activities all over the world. Guys, nakampo na tayo. So, maghihintay na lang tayo. Meron pa tayong 40 minutes. So, ulitin ko lang guys ha, kasi baka malito kayo. Kasi kami, litong-lito kami. Bababa kayo sa my Changwon or Changwon. Ilalagay ko na lang dito sa ibaba. Ayan. And then, exit kayo sa my exit D. Blue line yon. Again, ito yung station na bababaan ninyo going to Hong Kong Macau Ferry. Ayan, Changwon, Exit D. Now, kapag nakapag-clock na kayo, ang gagawin nyo na lang, yung mismong QR code ng clock, yun na yung i-scan nila. Tapos papalitin nila yun ng parang ticket. And then from there, bababa lang kayo, meron na kaagad immigration. So sa immigration, super smooth. As in, wala pang 1 minute. And then pagkatapos nun, pupunta na kayo sa may gate ninyo. Bago kayo makapasok ng gate ninyo, ipapapalit nyo na naman yung ticket na binigay sa inyo. Tapos bibigyan na kayo ng set number. So super smooth lang siya. So ang titignan natin ngayon, pagbaba natin doon sa may terminal ng Macau, kung ano na ang gagawin natin. Kasi wala kaming internet. As much as possible, ibibigyan namin sa inyo ng detailed na from Hong Kong going to Macau, pati pagkukross ng border hanggang makapunta sa may hotel ninyo. So, as much as possible, itatry namin ibigay ng detailed para magkaroon kayo ng guide. Kasi sa totoo lang, sobrang nakakalito siya. Kasi nung unang punta rin namin ng Macau, sobrang lalito pa. Guys, boarding na daw tayo. So, ang alam namin, 10:30. Pero 10 o'clock pa lang. Eh, meron ding 10 o'clock. So, baka pinagsama na lang. Ewan ko, ang gulo. So, basta yun. So, pag nasa may gate na kayo, hintay lang kayo doon. Tapos, magtanong-tanong na lang din kayo. Kasi nga, 10 o'clock pa lang yung pinagbo-board. Kasi meron nga 10 o'clock. And then, parang kami na lang yung naiiwan. So, pinakita na namin yung ticket namin, 10:30. Pinapasok na rin kami, boarding na daw. So, baka nga ganun yung nangyayari. Baka kapag hindi rin naman napupuno, pinagsasama na lang. Kasi 30 minutes lang yung difference. Ito na siya guys. Actually, dami rin Pilipino papunta ng Macau. So, this is our first time na magpe-ferry. Kasi nung first time namin sa may Macau, nag-bus naman kami. So, para magkaiba yung experience natin. So, basta ganun nga. So, ibig sabihin, confirmed. Yung 10 o'clock at 10:30 a.m. going to Macau, pinag-isa na lang. So, kaya ganun yung gagawin ninyo guys. Kung makakapunta kayo na mas maaga, go. Para mas ma-enjoy nyo siya. Lalo na yung mga magde-day tour lang. Kasi usually guys, ang ginagawa lang kasi dito sa may Macau, yung from Hong Kong, nagde-day tour lang sila. Pupunta sila ng maaga and then uuwi sa gabi. Pero ako kasi nanghihinayang ako sa ganun. Kasi imagine, kung mamamasahe ka papapunta rito, another 1,200 pesos na naman. So kung dalawa kayo, that's 2,400. E samantalang konti na lang, pwede nang pamasahe pa uwi ng Pilipinas. Or doon na kayo mismo mag-hotel. So ang bilis guys, suma-under na kaagad tayo. Hindi pa ako tapos mag-kwento. So ayun. So kaya ayaw namin ng day tour kasi naranasan namin yung last time. Pero hindi naman day tour na as in bumalik pa kami ng Hong Kong. Ang ginawa kasi namin doon, one day lang kami sa May Macau. Tapos yung flight out namin gabi, sobrang nakakapagod kasi daladala namin yung gamit namin habang nagpipicture-picture. Eh, tapos puro lakad lang doon. So kaya this time, ang ginawa namin, mag-overnight talaga kami. So ayun din yung gawin ninyo just in case. Yun nga lang guys.
sobrang mahal ng mga hotel sa may Macau. Alam niyo ba, yung hotel namin dito sa may Hong Kong, 6,600 lang yata for 3 nights. Yung sa may Macau, 1 night, 4,000 pesos. So, ganun siya. First time natin ma-experience maglayag. Maglayag dito sa may Hong Kong. Guys, we have arrived here in Macau. 1 hour lang yung ibiniyahe namin. And then smooth naman siya. Doon lang sa may medyo paalis, medyo maalon. Kasi siguro malapit pa sa may dalampasigan. Siyempre, dami sinasabi. So ito na, nandito na tayo sa may Macau. And surprisingly, malamig din. Malamig din. O nga pala ha, bago kayo makalabas dito, ng Macau, kailangan uli natin dumaan sa immigration. So wag na tayo mag-debate kung bansa ba yung Macau or hindi. Kasi syempre, di ba, yung Macau nga daw ay part lang ng China. So basta ang importante, kailangan ng passport, kailangan ng tatak. Kaya kung galing kayo ng Hong Kong at mag-aano lang kayo, mag-detour kayo, dalhin nyo pa rin yung inyong passport. Yes. So ano yung sinasabi mo kanina? Naputol kita. Parang mas malamig dito. Oo. Eh, paano naman magiging hindi mas malamig? Eh, tingnan mo naman. Naka-master short na naman tayo. At tingnan nyo guys, so ternography na nga ako. Tumernography pa rin kaming dalawa. Couple na couple. Kaloka. How's me? So, pasok na tayo. So, tingnan natin. Ang alam ko kasi dito, hindi rin nagtatatak. So, kung tatak yung gusto ninyong kolektahin, hindi. Wala kayong makukolekta. Sa may Hong Kong, walang binibigay. Ay, walang tatak. Ibibigyan lang kayo ng hindi nga sticker. Sana malang sticker para maidikit natin. No? Wala papel lang eh. And then dito, tingnan natin. Guys, we passed the immigration. Akala mo, exam. Wala namang tanong-tanong, guys. Oo, walang katanong-tanong, walang hahanapin. Ayun nga, tapos wala ngang ibibigay sa inyong... Ay, walang ibibigay. Wala ngang itatatak sa inyo. Ganito lang ibibigay sa inyo, guys. Oo, ganito lang. So ngayon, eto na yun. Maghahanap na tayo ng masasakyan papunta sa hotel natin. Ang hotel nga pala namin, guys, ay... Holiday Inn Express. So, nabook lang namin siya ng 4,000 pesos. Kapag tumingin kayo sa may booking.com at saka sa may Agoda, 5,000 pesos siya. So, binook namin siya sa may Klook. So, alam nyo na. Yes. So, gamitin nyo lang yung code namin, guys. Yung promo code namin. So, ngayon, eto na yun. Paano tayo makakapunta ng city? So, maraming ways kasi. Una, meron namang mga bus. Pangalawa, meron ding mga shuttle buses. Yung mga shuttle buses, free yun kapag sa may mga 5-star hotels. So, ang gagawin namin, sasabay lang kami. For example, merong 5-star hotel na malapit sa may hotel namin. So, doon kami bababa, doon kami sasakay sa may shuttle na yun. And then, lalakad na lang kami. So, doon tayo galing, nandun yung arrival. Paglabas nyo, kumanan lang kayo. Tapos ito na, maghahanap na kayo ng mga shuttle. So ito, for example, the Venetian Macau. Kami, sa may Grand Lisboa kami malapit dito. So dito kami bababa sa may Grand Lisboa. Tapos, lalakad na lang kami papunta sa may hotel namin. So ayun, meron dito mga free shuttle. Yun naman yung maganda. Kaya alam, minsan nakakaligaw lang talaga. So, yung last na punta nga namin dito, ligaw na ligaw din kami. Oh, grabe. Oo. Tapos yun nga, pagod na pagod kami kasi dala namin yung bag namin. Tapos, wala kasi kami nung hotel nga kasi flight out na kaagad namin. So, imagine. Kaya ngayon, minake sure namin na no, dapat talaga dito tayo matutulog. Para ma-experience natin yung Macau sa gabi. Kasi nga sabi daw, yung Macau daw ay... Las Vegas. Ito na naman tayo. Oo, kasi mga napapanood namin vlog, ang Macau daw ay Las Vegas ng China. Ng China. So, ganun. So, gusto natin siya ma-experience. And since libre naman yung mga shuttle-shuttle, eh di mag-shuttle na tayo na mag-shuttle. Pati papunta ng airport, free na. So, ganun yung gagawin natin. Ayun, guys, yung mga nakapila na rito. Yung mga shuttles, nakapila na tayo. So, ayan. May mga oras naman, pero... Ano yan? Sunod-sunod din niya. Ito na, oh guys. Oh, ito na kaagad. So, meron nga pala rito. Iba-iba nga pala yung Lisboa rito. Meron Grand Lisboa Palace. Meron Grand Lisboa. Meron namang Lisboa lang. So, yung Grand Lisboa at yung Lisboa, magkatapat lang yun. Pero doon nga tayo. So, balitaan namin kayo kung makakarating kami sa hotel namin. Kung hindi,
iyak. Ganun lang naman yun. So tara na! This is it! Guys, lakad na tayo. 8 minutes walk lang daw. Based sa Google Map. Guys, so ganda! So maganda dito, guys, bukod sa mga casino, yung mga hotels dito, parang nagiging tourist spots na rin siya. Kaya kung makikita nyo kapag nagpunta ng Macau, diba, may mga pictures talaga ng mga sikat na hotels. So syempre, magpipicture din tayo. Ano ba yung mga pinakasikat na hotels dito? Unang-una na yung The Venetian, at saka yung MGM, yung laging pinaglalabanan ni Pacquiao nung nagbaboxing siya. So syempre, magpipicture din tayo doon. So tara na, punta na tayo sa ating hotel. Guys, tama nga. Eh, nagmamadali kami, guys. Wala pang 8 minutes. Nandito na kami sa my Holiday Express. Holiday Inn, Holiday Inn Express. Ayan, yung hotel natin. Ang laki din, oh, guys. Oh, diba? Kung sa Pilipinas, so hindi namin afford. Hindi kami babayad ng 4,000 pesos para sa hotel. For just one night. Pero syempre, yun nga yung sinasabi namin sa inyo. Kung talagang mahal, wala tayong magagawa. Isa na to sa may pinakamura, guys. So ngayon, itatry natin kung pwedeng mag-early check-in. Pero sure ako, hindi. Ako na nagsasabi. Kasi usually, ang check-in time talaga is 3 p.m. So titignan natin kung pwede. Kasi sa may Hong Kong at saka sa may Taiwan, sobrang hirap. Hindi talaga sila pumapayag ng early check-in. And then ito nga pala yung maganda dito sa hotel namin, guys, ha. Ang check-out nga pala ay 12 noon. Kasi usually ang check-out dito ay 11 a.m. lang. So tingnan niyo mabuti yung mga hotels kung anong oras yung check-out nila. Kasi sayang din yung 1 hour, ha. Lalo na kung gabi pa yung flight. Tapos guys, look. May welcome drinks dito. Yung welcome drinks ay 11 a.m. to 11 p.m. Unlimited. Taray. So, ito na. Tikim nga tayo ng tea. Ano ba ito? Naku, baka hindi ko naman kasi magustuhan. Pero tignan nyo naman, guys. Look. Ang liit. Ang hindi ko alam kung pwede kumuha ng isang ganitong tubig. Itatanong natin. Oo, para pag-check, eh, bago tayo mag-check-in, iwan muna natin yung gamit natin. Tapos makapag-ano na tayo, makapaglakad-lakad na tayo muna. Kasi sayang naman yung oras. So, tikman natin itong passion fruit. Diyos niyo, Panginoon. Oh, napaka-shopang. Patingnan na kayo. Oh, dali yun, sarap! Sino ba? Yun na si Grabe! Inaano ba natin siya? Ang tapang! Hindi naman kami lalaban. Ang tapang niya, grabe! So ako hindi ko siya gusto. Sa Enzo parang hindi naman gumiwi yung mukha. Grabe! Guys, nasa lift na tayo. So ayan, social. Para makapunta ka dun sa may floor mo, kailangan i-insert mo rito yung card tapos tsaka mo pipindutin. So dito tayo sa may 17th floor. Ang taas. So let's pray na maganda yung view natin. Kasi ang taas natin, dito saan tayo? Dito. Saan tayo? 1702. Oh, here's 1702, guys. Ito na yung room natin. So, pabayan na naman to. I-insert to. I-insert. Let's see. Ayan, i-insert. And then, ayan, pwede na pumasok. Hi! Dito tayo sa room natin. So, ilagay muna natin yung keycard. So, kakaiba dito, no? Kasi diba sa atin, nasanay kasi kami na tinatap lang yung card. So, dito, doon pa lang sa may pinto, nakita nyo naman kailangan i-insert. Same thing doon sa my lips. Na actually, nakadalawang balik kami. Kasi nga, hindi namin alam kung anong gagawin doon sa may keycard. Kasi usually nga, tinatap lang, diba, doon sa may atin. Kasi sa may Thailand, ganun din. Pero dito, kailangan ini-insert pala. So, ayan. Alam nyo na, so minsan, yes, nagmumukha tayong tanga. Pero natututo tayo, kaya huwag kayong mahihiyang magkamali. Okay lang magkamali. So, diretso na tayo. So, ito kagad nakakatawa kasi ang mahal kasi dito, guys. Talaga, promise. So, doon pala sa may ibaba, meron ka agad free water. Pwede kang kumuha. So, ang gagawin namin para makabawi kami, kasi 4,000 to, guys, para sa amin, mahal na yun. Pero dito sa may Macau, mura pa yun, ha? So, ang gagawin namin, kukuha na lang kami ng kukuha ng tubig. So, katulad niya, meron naman siya dito sa taas. Pero kumuha pa rin kami. And then mamaya, pagbaba namin para bago tayo mamasyal, kukuha uli kami para yun yung baon namin. And then syempre may complimentary dito na coffee and
tea. Tapos dito na kayo tayo, diretso na kayo tayo. Maliit lang siya, guys. Pero for, yun nga, for Hong Kong or Macau standard, maganda na tong room namin, guys. Promise. So, ito na siya, guys. Ganito lang siyang kaliit. Ito na kaagad yung toilet. And then, ito yung sink. Ito na yung mirror. Siyempre, may hair dryer dito. Tapos, meron naman complimentary na... Ano tawag dyan? Toiletries. Ay, ito pa rin yung shower. Kanina inanap ko. Pera muna kay Enzo. Ito yung shower. Ayan, oh, guys. So, medyo malaki na. Nakita nyo naman siguro yung sa Hong Kong namin, guys. Yung shower namin, nasa toilet na mismo. And then, labas na tayo dito. Ay, may fridge. So, may fridge dito. So, lagyan na natin yung tubig para mamaya pag-uwi natin. Meron na tayong malamig. Ipahiga natin para malapit sa freezer. And guys, meron din itong salamin. Tapos, meron ditong TV. So, ganyan na siya kaliit. Tapos, ito yun, guys. Ito na kaagad yung aming kama. Di ba ako against the light? Nakikita nyo ba ako, guys? So, ayan. So, ito yung aming bed. Ang lambot. Pero yun ha, ano lang to? It's a double bed or queen size bed lang siya. Hindi siya yung katulad sa, halimbawa, sa Thailand na king size bed. So, ayan. And then, ito yun, guys. Ito yung pinakagusto ko. Look at this! Oh, meron tayong ganitong kalaking bintana, window, na pwede ka rito magmuni-muni. Alam nyo guys, ganito talaga yung mga gusto ko. Gusto ko na talaga yung ano, yung bukas na talaga yung room para pasok agad yung ano, pasok agad yung araw. Tapos ikot ka rito, ito na lang ako na nga alam, bes. Guys, so, oh, ayun yung Grand Lisboa. Nakikita nyo ba? Yung kulay gold na yon, yung Grand Lisboa. Ayun, nakikita? Konti. Ayun. So, ayun yung Grand Lisboa. Doon tayo galing kasi yun yung may free shuttle. So, look at this view. Nasa 17th floor tayo. Diba? Ang ganda. So, murang-mura na to, guys. So, katitingin ko lang ulit sa may Agoda. It's 5,000 pesos a night. So, ito nakuha lang namin sa Klook ng 4,000 pesos kasi meron nga kaming promo code. So, para makatibid kayo, o bahala kayo kung anong gamit yung promo code namin, okay lang. Pero, pagka wala yung promo code namin, mag-add kayo ng mga 280 pesos yata. So, ayun, mas mura talaga sa may Klook kay may promo code or walang promo code namin, mas mura pa rin talaga. So, ito na yan at may kasama pa yung breakfast for two. So, importante rin yun, guys, kasi nga ang mahal talaga dito. So guys, mag-recap na tayo. So makinig kayong mabuti guys para hindi kayo maguluhan or malito. Kasi guys, talaga, promise, ang daming nagbablog pero karamihan naliligaw, ganyan. So kami rin naman naligaw. So para hindi na nga kayo maligaw, eto na yun. So ang i-book ninyo, Hong Kong going to Taipa Ferry Terminal. Yung Taipa Ferry Terminal, nandoon lang yung katabing-katabi ng airport. Why? Kasi doon, sure na meron kayong free shuttle na masasakyan. Next, i-research nyo kaagad kung ano yung hotel ninyo, kung saan malapit yung hotel ninyo. Tignan nyo yung mga 5-star hotels kasi usually meron yung mga free shuttles. And then, layo-layo naman sila. Kaya, katulad dito, halimbawa, yung Grand Lisboa or Grand Lisboa, hindi na namin alam kung paano pronounce, ha? So, malayo to dun sa may MGM or malayo to dun sa may Venetian. So, sure na meron kang masasakyan. So, ito, ni-research namin, alam namin na ito yung pinakamalapit. Free to guys. And then, hindi kami nahirapan. Unlike yung mga napapanood kasi namin, nag-ano siya na nagpa-public transport sila. Nagta-taxi, wala nga pala ritong Grab, Uber yata, meron, hindi ko alam. Pero mahal. So ito, or nagbabas sila, pero ang hirap din naman kasi alamin nyo pa yung bus stops, whatsoever, ganyan. So naliligaw sila. Ito, kapag ka meron kayong nasakyan na merong free shuttle, and then alam nyo kung saan yung hotel ninyo, madali na. Kasi usually, walk-walk na. Guys, para nga pala makapunta kayo sa may Hong Kong Macau Ferry Terminal, sakay kayo ng MTR, Blue Line, baba kayo sa may Shangwan or Changwan, and then labas kayo sa may Exit D, akyat kayo sa may third floor. Yung Klook ninyo, i-scan lang nila yun. Yung QR code nyo sa Klook, i-scan lang nila yun. Tapos bibigyan kayo ng parang ticket. And then, malalaman nyo na kagad kung anong terminal kayo. Kung 1, 2, 3, 4. Pagpunta nyo dun sa terminal or gate. Pagpunta nyo dun sa may gate na yun, bago kayo pumasok,
kukunin uli yung ticket na yun, bibigyan naman na kayo ng seat number. Kunwari, ang binook nyo katulad namin 10:30, eh napaaga kami, yung 10 o'clock, pinasakay na kaagad kami. So parang pinagsama na yung 10 or 10:30. So ganun siya. Guys, dalawang beses kayong dadaan ng immigration ha. Yung una, bago pa lang kayo makapasok doon sa may gate ninyo, sa may ferry, meron na kaagad yung immigration, yung palabas na yon ng Hong Kong. And then pangalawa naman, pagbaba nyo na dito sa may Taipa, ferry terminal naman sa Macau, immigration ulit. So super smooth lang guys, walang hahanapin. So nandito lang kayo sa may Taipa, ferry terminal, again, yun lang ang gawin nyo, humanap kayo ng mga shuttle buses na malapit sa inyong hotel. Ito na yung hotel natin guys, I super love it, kasi nakikita ko yung mga hotel, merong mga medyo mas mura, 3-2, ganyan, 2-5, pero hindi ganito yung itsura. Tapos meron naman na sobrang ganda, pero sobrang mahal. Gusto ko nga sanang itry para magpasosyalan na kaunti yung Parisian eh. Kasi ang pinakamababa niya, 9,000, hindi ko pa rin pala carry. Libre namin carry. Yun yung sinasabi namin sa inyo. Kung meron naman kaming matutuloyan na mas mura, so doon kami. Eh, pero dito nga sa may Macau, ito yung standard, 4,000, ganyan. So, mamimili ka 4,000 o 3,500, pero ito yung 4,000, meron ka free breakfast, tapos ang lapit lang sa mga ganap. So ito, maganda yung location namin kasi una, free shuttle kami, and then 15 minutes walk lang papunta sa may Senado Square. So yun naman yung gusto namin puntahan. And then, para makapunta ulit kami sa may Venetian, ganun lang gagawin namin. Mag-ano lang kami, mag-hopping-hopping lang kami, half on half off. Charot. So from here, babalik ulit kami ng ano, na airport, tapos sasakay naman kami ng Venetian, tapos from Venetian, babalik naman kami ng airport, tapos sasakay naman kami papunta dito. So okay lang yun, ang lalapit at ang gaganda ng daan dito guys. So para sa akin, sulit na yung 4,000. Plus nga, meron pa siyang free breakfast. Plus, ang check-out niya ay 12 noon. Meron nga kasi rito 11 a.m. lang yung check-out. So, ayan. Ano pa ba pwede namin sa inyong maipayo? Papunta rito ng Macau. Yung pera, kung galing kayo ng Hong Kong, no need na kayo magpapalit, tinatanggap yung pera. SIM card, kung gusto niyo mag-SIM card, pwede din naman. Pero kami nang hinayang kami kasi one day lang kami rito. Tapos, 600 to 700 pesos. Eh, kung 3 days or 4 days, baka pwede. So guys, ayan ha, kung gusto niyo pumunta ng Macau, huwag kayong matakot. Yes, nakakalito siya, pero kung i-research mo kasi siya, hindi ka na malilito. So kami kasi nung una nalito kami, kasi una wala naman kaming hotel dito nung una naming punta. So lakad lang kami ng lakad, buhat-buhat namin yung bag namin, pakiramdam namin, para kami nagbubuhat ng cruise. So ngayon, wala na. So ayan, meron pa kayong aabangang vlog, magmamakaw na tayo, iikot na namin kayo dito. So magkita-kita tayo sa susunod nating Macau Travel Vlogs. Bye everyone!